to ng Team Payaman. Pero we cannot deny, okay din naman yung lineup dito ng Razor X, Razor Guardian X. Ang kailangan lang talaga mag-ingat dito is si Kari. Oo. Si Marty Easy. Pero pili ko, ano eh, suntok ka agad sila eh. Kasi pag yung Ling nakapag-farm ng 5 minutes. Ayun o. Alam eh oh, kung titignan mo eh. Ano ah, kung titignan mo yung galaw dito ng Team Paya, medyo pinlaysave agad nila. Kasi most likely, yung sinasabi natin kanina, yung kahinaan dito is deny the resources. Now, inapatan agad nila. This is a battle for the purple buff. They're able to take down the purple, disengaging ang side dito ng Team Payaman. Good play para sa side ng Team Payaman. And somehow is that, ano? Ay, na-delay sila. Ngayon, eto na. Na ano? Na-retry ni Ling. So, na-delay lang sila ng ilang segundo dito. It's time for them to get back to their own perspective, respective lanes. Kasi ginugulo ni Reggie. Uy, ginugulo ni Reggie. Na mali ang engine yung Kari. Baka, wala siyang retry. Oo nga. Tapos early game ano, early game jitters. Para sa debut jitters, I think. Para sa Team Razor, oo nga no. Oh, I think napansin. I think we can all agree na medyo hindi nagme-make sense. Pero I think naman Prop B na okay din yung Purify. Mm-hmm. Yung Purify is okay, pero yung Veteran Hunter, I don't know, I'm not a pro player. Medyo hindi ako agree pag wala kang combo na retry, no, kasi sayang yung effect, no. Oh, yun talaga yung pinakalabang mo din eh. Yung effect ng mga veterans, kaya talagang ano, pupuruhan nyo sana yung jungle. Yun ang pinaka ano eh, pectus. Yung makukuha mo yung makukuha mo lang doon is the primary and secondary stats na pwede mong makuha doon sa mga MMs. Pero ayun yung setup. The setup was real from the Cupra, the Arrow to the Tyrant's Revenge. Isa pang abyssal trap, isa pang galit. Calculated. Oo nga, kaluwat ka na ng patayan dito. 2-man down, make it 3 pala. For the side, from the side of Team Payaman. Look at that, zoning potential. Focus pa rito, medyo makulit ka. And disengaging, that's a discipline galing sa Razer Guardian X na baka mabakapan. Tama lang ginawa niya. Oo. Scoofra out sa kanilang zone. I think medyo okay pa naman, hindi pa ganoon ka laki ang kalamangan ng dalawang teams, pero unti-unting nananakot ang Team Payaman against Razer Guardian X because of the arrows and the reach. Grabe yung reach nila dito, pre. Nakita mo yun, the arrow, the jump. Talagang ano eh, may tatalo na tatalo. Another arrow, munti kang pati naman dito ang kanilang grab. Good dodge. Somehow, now, open up na wave the dragon. Yan hindi ata magandang combination. Oh my god. Able to take down ang kanilang Cupra. Kapalit naman si Eddie Chow. Na-retry. Nanlawan, oo. Oh. Ikaw yung nanligaw, pero iba yung sinagot. Iba yung sinagot, man. Patay tayo dyan. Bitch, ang hirap pa naman nun pag ganun yung nangyari. Napakasakit nun, Kuya Eddie. And ladies, ay, kasi nakita sa replay eh, parang si Kuya Martizi, di ba nakuha, napatay niya yung Cupra. Tapos, they know that the Team Payaman was coming. So, tinarget niya na yung Serpent. Pero again, hindi rin sila aware na may retry ulit si Dave. Talaga na na. Pwede. So nagka na nga, Sir Chief. Ayan na. Binabantayan lang sila dito. Good zone out or somehow vision ang pinoprovide ng isang Cupra dito against na nag-rock. Hindi pa tapos ang laban, pero unti-unting nagdidikta ang Team Payaman ng mga gusto nilang mangyari, ng gusto nilang playstyle. Even though Team Guardian, they're playing fire with fire, pero prop, hindi rin sila nakaka-push sa side lanes eh. And this is looking bad for Team Razer Guardian X. Kasi kaya hindi sila nakapag-push sa side lanes, nagre-react sila sa every ano yung gagawin talaga ng Team Payaman. Hinahabol nila eh, no? Look at that.
hindi sila makakapikot, pero dahil sa heavy rotation, 3-man rotation, kapalik sila sa mid, aabulin nila yung magpupush sa mid. Pagbalik nila dyan, liliko na naman itong Team Payaman onto the top. Look at si Esmeralda, walang bumapantay doon. Nakukuha pa nga dito ang kanilang mid, hindi, disengaging. Ayan o. Oo, oh, tama. Kung pabantay ka pa lang sa top, parotate na si Esmeralda sa mid. Kumbaga, Payaman talaga, no? Kasi ang dami nilang network. Oo. Dami nilang... Hindi ka kahit libre. Oo, ang dami nilang pwedeng lusutan, daming pwedeng... Daming connection, kumbaga. Team Payaman all throughout the map. And Razor Guardian X can't really do anything right now with their comp. They're just defending this and hoping for the best to gain the damage. Kasi kaya naman nilang pumik, kaya naman nilang crumash kasi may AOE damages sila, may last insanity, may vacuum. Pero parang dinadaan sila sa ano eh, no? Sa gulang. Oo. Oh. Every layup, may siko. Yun nga eh. Papachipat siya, tapos may konting kalmot. Tapos later, magpapansin mo, masakit na yung katawa mo. Ayan, tulad yan. Sinilip ka lang pala. Bigla kang pinektusan. Tapos, sasabihin mo sa rep, foul, no? Tapos sasabihin ng rep, no foul. No foul, it's clean. It's clean. Tapos ano pa? End one pa. Oh, end one. May ikaw pa yung nag-foul. Oh. Parang okay, ganun eh. Oh. Tinanong ko pa, guys, si Reggie, ayun oh. Lagi lang siya nasa bush, another knock-up. Hindi kasi alam dito ng ano, Razor Guardian X kung saan manggagaling yung Kufra. Face check pa lang sila, sinasapo na sila dito ni Reggie. Dahil dun sa vision na binoprovide din ng mga traps dito ni Selena. Control eh. Kufra is still ano eh, no? Is still one of the best picks for the tank. Meanwhile, may laban dito sa bandang top lane. Ultimate coming in from David. That is another arrow for Rain. But the rotation ring is there for the vacuum, but it won't matter as Kidlat will fall. Nice pick. Oh, isa na namang pana. Umapana! Sapul ka na naman! Naroon sa mga Dota players. Patay ka na naman, derp! Pero kung meron tayong 5 minutes Lotars, etong si Reggie kasi 5 minutes Vanguard. Ang taas ng grabe, Vanguard boy. Oo. Oh, well, Reggie. Saan sa mga nagdalawang Vanguard, ha? Nakadalawang Vanguard. Oo. Si kaibigang Reggie. Makunat. Ipo makunachi. Ayun ano na. Napo-force siya mag-wild charge. Hindi para mag-engage eh. To disengage. Pang-outilicious. Well, nagko-cooldown naman yan, no? Pero, the problem here is, Prof. B, nauubusan na ng resources ang team ng Razor Guardian X. This is a huge predicament to have, Prof. Kasi, link to eh, against sa carry. Kaya naman ng carry, minsan mag-outplay, pero without the damage, may hirapan. Speaking of damage, ayun na nga. Napakasakit, Kuya Eddie. Any time of the day, they're trying to focus fire. Kahit sino pwede naman huli. Kaya lalim! Ganun pagpasok dito, sobrang lalim pa nga. Alton will fall down as well as ang kanilang kasama dito na si Cardi. Susunod pa ata. Uy! Nakapag-TP ba yun? Hindi. Nakapag-TP. Nakapag-TP. Nag-UML, UML, we are electric. Oo. Nakapag-UML, kaso, men, ano, huli na ang lahat. We are electric. One, two, three, let's go. We are electric. We are electric. Ang ganda ng rotation dito. Pero look at that, a surprise coming from Razor Guardian X. Good disengage moves. Ang pinagawa ni Kylie dito. Not today, sabi ni Kylie. Arrow. Para kaya pa, no? Having that guardians or I mean a gift of ancestral. Yun na nga. Ang hirap nito, men, kasi sino mag-uumpisa sa Razor Guardian X? Ayun na, Pechin. Nakita mo yun? Intersecting lines yung Pana tsaka yung Tyrant's Revenge. Oh, yan yung trend yung sinasabi dito. Last Insanity with the Tempest of Blade combination. Counter initiate. Papasok ba ang Pana? Nakakuha pa nga. Ang kanilang X-board disengaging. Nice wall to somehow stop the clash. Grabe, men, yung combo ni
Kuya Rain at saka ni Reggie, 180 degree no scope. Matik yun. Dalawang parang, parang ni radar eh. Doon sa gitna, pareha silang nag-intersect, intersecting lines. Ang bilis. Tinayip kasi doon, ano eh, CL side speed 32767. Oh. Ben, ang lupit. Combo issues eh. Ayan na naman. Tempest of Blade sa tatlo mismo habang kinuha na lang halos lahat ng stick sa tabi. And there you go, disengaging. Isang Tempest of Blade, isa minsan, no, dalawa na pipikok dito. Sabi, aalis lang ulit ang Team Payaman. And later on, babalik at babalik para Pectus na naman. Pectus is real para sa Team Payaman dito. Razor, Guardian X. Taghirap, Bechin. There you go. Another Stardust Dance. Another arrow. And Propy. Mukhang kailangan na kumanta. Kasi now the end is near na ata. Mukha nga. And this is a pre-lord para sa akin. Wala silang retry and wala rin silang kakayahan to counter. And pang mamind, ano ka dyan, mamamind games ka, natitipi ka, hindi ubre. Kasi pag natitipi ka talaga, sasapuhin ka dyan. Sasalubungin at sasalubungin ka dyan. Sa pool talaga. Baka minan sa Ice Pop for Kylie countering this carry pick of Team Razor Guardian X. Even though hindi pa nakabasag ang Team Payaman, what they're doing right now is they're just waiting for the Lord, just controlling the minion wave in their favor. And then, pag lumabas na yung Lord, sasama na sila. Ayan na nga, tumawag na. Eto na. Speaking of tumawag na, going in, kinapos lang ang talon dito. Tempest of Blades na naman dito sa tatlo. They're able to pick down ang carry ng isang napakabilis. Sabay, alam na the rest of the members ng Razor Guardian X trying to defend ang kanilang mid turret against this raging lord towards the mid lane. Parang pinitas tapos kinali. Ay! Yay! Ibang klase si Reggie dito, guys. And Team Payaman right now owning Razor Guardian X. In game number 2, taking the mid tower and the bottom tower. Mega kill for Aljon. This is it. Welcome to the Rich Squad, boys. Team Payaman taking.